Yun, isang magandang morning po mga idol, mga kabonsai. Ngayon, please babahagi ko po sa inyo kung paano natin po i-bend o babalukti dito matigas na masyadong Indian laurel or Picus retusa sa uri po ng balete. Kaya samahan nyo po ako mga idol, kaya huwag na pata natin patagalin, simulan na natin. Dito po makikita nyo kung paano ko po sinisimulan yung gagawin natin sa pamamagitan po ng paggamit ng aluminum wire or bonsai wire na medyo may kalakihan para po ito ay maging support po kung sakali po na may medyo mabinat natin yung trunk niya, is makokontrol po yung pagkabali ng trunk. Dinalawa ko po siya para sigurado. Kung tatlo sana pwede, kaso wala na po akong mapapaglagarian. Yung pinatawag po na basic bending po na pinakinakat po yung trunk niya para mabaluktot po or mabend po natin yung medyo matigas na trunko ating material. Unti-unti ko pong nilalagari na pa slide po yung lagari ko dito. Take note lang po mga idol, dahan-dahan lang po tayo sa pagbibend kasi medyo malutong po yung uri ng balete. Kahit po elastic siya, once po na may sugat o may cut po siya is madali po mabali. Dito po naman ay gumagamit po ako ng mayroong straw para support din po para hindi po masugat yung nagkaroon po ng nilatawag na wiring po ng para mabaluktot po natin. Support po sa pagbabaluktot ng trunko ng ating bonsai material. Importante po ito kasi ito po yung magiging way po ng pag-support niya sa pag-bending po natin at magiging pong guide niya din para mapasunod po natin yung trunko na medyo may matigas. Dito po ay may lalagariin po pa rin ako na side na para totaling mabend po natin yung bonsai material natin. Kaya po sa muli po sa mga idol, sa hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para palagi po kayong updated sa mga ginagawa kong mga video. Pakishare na din po sa inyong mga kaibigan. Panibagong lagari naman po tayo mga idol. Ngayon po is sa other side naman po ng ating bonsai. Medyo makatigasan po talaga yung ating material. Hindi po basta-basta napapaluktot kung hindi po natin tatalian. Kaya maganda din po yung naging purpose po ng pagtali nito para dito po ay mapasunod po natin sa takdang panahon ng ating gustong maging forma. Dito po ay sinimulan ko lang yung pagkakat na hindi ko po inaala na hindi ko po alam kung saan ako magsisimula o paano ako magsisimula. Kaya ito po ay for sharing na din po and para po mayroon din po kayong basihan o idea sa gagawin po sa ninyo sa mga bonsai material ninyo na mayroong ka-straight trunk kahit wala pa pong forma noon, galing pong cutting or yamadori, is ganito na lang po yung gawin ninyo. Ito po ay pinagdala-dalawa ko yung tali at gagawin ko dito po is parang ihigpitan ko siya ng maigi para mapasunod po natin. Aside from that po is meron po tayong ladder na para mabaluktot po natin pataas at magawa po natin yung pinaka-forma niya sa taas. Doon na po natin maglalatag ng mga sanga niya. Kung kailangan po may alisin tayo dito, isa alisin po natin para makuha po natin yung desire po natin o yung gusto po natin. Take note po natin mga idol, tayo po ang sariling creator or sa tayo po ang mismong magbabase or gagawa po ng sarili nating obra ng ating bonsai material. Wala po itong basihan o wala po itong style na depende po sa magiging outcome or result po ng mga itutubo po nito na sanga. Ito po ay binabaluktot ko pa rin pero dito hanggang dito na lang po yung pagbabaluktot natin at pupukos na po tayo doon sa pinaka purpose po natin, yung pinaka magiging formahan niya o style po ng magiging sanga nito. Mga idol, meron po tayo ditong ikakat at may mananatili po na sanga. Doon po tayo magpapalago and magpapasanga ng ating bonsai. Ngayon po is wiring ko yan para magiging initial wiring po natin sa ating unang latag po ng magiging sanga niya. Initial wiring po ng magiging abang or magiging future na branch po ng main branch ng ating bonsai material.
Kaya po salamat po sa patuloy na panonood ninyo at pagsuporta po ninyo mga idol sa ating Facebook page, JB Bontan TV Facebook page, YouTube channel, and sa ating po mga ginagawa po ng mga video po o tips and tutorial po mga ka-idol, mga ka-bonsai. Muli po maraming maraming salamat po. Happy bonsai making po and keep safe and God bless po sa inyo lahat. Peace out. Mabuhay po kayo. Thank you so much.